Yes, good morning, good morning, good morning. Hindi maganda yung morning ko, pero sa inyo siguro maganda yung morning nyo. Hindi maganda ang gising ko, guys, na napanood ko itong video na to ni Raffy Tolpo. So ngayon, magre-react tayo, guys, dito sa napanood ko. Nangigil ako. Nangigil ako dito sa babaeng to. Hello, girl. Kumusta ka naman? Sana naman naisip mo yung ginawa mo sa mister mo na isang malaking kalukuhan yung ginagawa mo. Wala kang mabigat na dahilan para lukuhin mo yung asawa mo. Kaming lahat, sinubukan mong bilugin ang utak namin. Pinapasok mo yung mga topic na hindi naman dapat ipapasok para lang malihis yung pagkakamali mo. Pinapasok mo pa yung kung ano-ano mga droga na keso yung asawa mo, gumagawa ng illegal. Nga, ba't ngayon mo lang siya? Ba't ngayon ka lang nagreklamo na nahuli ka na sa akto na nagluluko ka? At saka, panoorin nyo na lang yung video, guys, at makita nyo at maramdaman nyo kung ano yung naramdaman ko ngayon dito sa babaeng to. Okay, panoorin nyo, guys. And then the vials is powder. He has a battle with the medicine for the heart, with prescription of doctor. Right. And then, what I'm going to do is get the capsule and put the powder, take the powder and the vials. And then mix it. Transfer to that clean purse or transfer. Kita nyo guys. Bakit isiningit niya yun? Malinaw naman na para sa sakit sa puso ng asawa niya yun. Kasi yung drugs na yun. Malinaw na para sa sakit sa puso ng asawa niya yun. Eh, nakakamura siya dun sa Pilipinas at sa online pa nabibili. So how come na ito ay illegal? Eh, nabibili sa online. At saka, meron namang prescription sa doktor. So, malinaw, isinisingit lang niya talaga yung topic na yon para malilihis yung usapan sa pag-cheating niya. So, malinaw na malinaw, yung ginagawa mo talaga. Maybe I made a mistake. Yan lang masasabi mo, girl, maybe? Talagang maling-mali. Maling-mali yung ginawa mo. Hindi maybe, talagang mali. Absolutely mali. So, guys, kayo na po bahalang humusga dito sa babaeng to. Sana po makukulong siya sa ginawa niya. Mababaw po yung dahilan niya para i-cheat niya yung kanyang asawa. Sobrang babaw. Yan lang yung reason mo para i-cheat mo yung asawa mo? Na-stress ka? Hindi ka naman sinasaktan, hindi ka pinapagutuman, hindi ka... So, yun o, guys, yun na yung nangyari. Lumambot ang puso ni Australian. Sadyang napakabait ni Australian kasi lumambot ang puso niya habang kinakausap siya ng asawa niya, which is yung asawa niya hindi naman talaga seryoso sa pagsusoli. Nakita niyo naman, guys, yung conversation nila. Parang hindi pa talaga niya inaamin na nagkamali siya. Pero nandun na tayo, wala tayong magawa. Masyadong malambot ang puso ni Australian. Mukhang papatawarin na niya si Mrs. So, ayun na, guys. Doon na tayo nagtatapos sa ating kwento ngayong umaga. So sana po mapulutan ang aral ng mga ibang mga Pilipina na nag-asawa ng mga Australian. Sana po ay huwag naman nating lukuhin yung ating mga partner. Ay, yung partner ko pa naman, kasing laki din ng Australian na yon ni Mr. Barker. Kasing laki siya. At yung t-shirt na suot niya, meron din ganong t-shirt yung asawa ko. So hindi ko siya... Pero I'm sure na hindi ko naman talaga, hindi ko magagawa sa asawa ko yun. Napakabait ng asawa ko, Diyos ko. Tuwing gabi nga eh, pag gumigising yan, kinukumutan ako palagi. Lagi akong binabalot sa kumot dahil takot siyang malamigan ako. So saan ka pa? Saan ka ba makahanap ng asawa na ganon? So sana yung mga Pilipina dyan, guys, huwag niyong lukuhin yung mga partner niyong mababait. Bihira lang yan sa mundo. Endangered species yung mga yan ngayon. So alagaan natin. Thank you very much.